Napakarami po na nagiging sugat ng puso sa isang lifetime. And most of the wounds and the scars that we have were caused by words. Unkind, cruel words. Naranasan na po ba natin na masaktan dahil sa salita ng mga tao na binibitawan laban sa atin? At dyan natin makikita po ang kagalingan, ang husay ng salita ng Diyos upang tayo ay hindi lang maiiwas sa ganitong mga sugat, kundi mapagaling din ng mga sugat ng ating puso. Ang pag-aaral natin ngayon sa paghahanap natin ng kapayapaan sa pangalan ng Panginoon, when words hurt you. What can we do about all the pains and the sorrows and the hurts we've experienced because of words? First of all, let us analyze and let us appreciate the fact and let us be very, very cognizant of the fact that words can hurt people. Mas mahigit pa sa mga matatalim na mga kutsilyo, sa mga malalakas na suntok, ang sakit na idinudulot ng salita sa puso ng tao. Maging si Pablo po sa kanyang mga sulat ay nakasakit ng damdamin sa mga churches sa kanyang sinusulatan. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 7 verse 8, I cause you sorrow by my letter. I see that my letter hurt you. Siya man ay nakasakit at maraming nasaktan dahil sa mga binitawang salita. Now, why words can hurt? Why can words hurt? Because words can hurt because of their content. Nakakasakit ang mga salita dahil sa kanyang laman, sa kanyang sinasabi. Yung kanyang face value and meaning can hurt people. Of course, the same words can also bring comfort and happiness. But anything that can give you comfort can also give you discomfort. Anything that can give you tenderness can also give you roughness. So words can hurt by their content, by their meanings. Words can also hurt, very, very importantly, because of their intent, purpose. Kung nakakasakit ang mga salita dahil sa kanilang laman at sinasabi, higit na nakakasakit kung bakit sinasabi. Yung intention, layunin. Are the words being said to hurt, to damage, to destroy, to kill? All the more that the words will be powerful. James 3:5, likewise the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Ipinakita dito ang isang talinghaga na maraming mga gubat ang maaaring magliyab dahil lang sa isang kislap ng apoy, dahil lang sa isang maliit na apoy na pagmumula nito, pwedeng lumaki. At ganoon ang kalaking sugat na pwedeng malikha ng maliliit na salita na dumami ng dumami, lumaki ng lumaki hanggang makasira. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Yan ang dahilan kung bakit maraming regulasyon sa Biblia tungkol sa pagsisinungaling, tungkol sa pagbibigay ng bintang at pagbibigay ng mga testimony, patotoo laban sa kapwa, lalo't ito pa nga ay hindi totoo o hindi kumpleto at buong-buong totoo. Kaya sa mga hukuman, pinapasumpa ka that what you will say is the truth, nothing but the truth, but the whole truth. Hindi lang one-half truth. Because a one-half truth is also a one-half lie. At madali tayong madaya kung nakakita tayo ng kalahating katotohanan, bulag na tayo doon sa kalahating kasinungalingan dahil lang doon sa kalahating katotohanan, paniniwalaan na natin yung kalahati na hindi na totoo. Kaya ang pagsisinungaling ay hindi naman 100% lie. Dapat may totoo para yun ang pambungad, yun ang pampa-impress. At pag naniwala ka na doon, lulunukin mo na, tatanggapin mo na, maski yung mga kasinungalingan. At napaka makapangyarihan ng dila. Maaari itong pumatay, maaring sumira, maaring gumiba ng mga buo, magpahina ng malalakas. Words can hurt because of their source. Yung pinagmulan. The speaker, and especially if the speaker is esteemed and respected, valued and loved, their words register more deeply. Their words carry more weight. Pagka ang nagsasalita ay kapanipaniwala, pinapahalagahan mo, mahalaga sa'yo, lalong kaya kang saktan ng salita nun. Kaya nakikita natin yung mga sinasabi ng mga mahal natin sa buhay, na kapag tatampo, nagdaramdam ka, nasasaktan ka, na kung sinabi lang sana ng ibang tao, baliwala. Pero sinabi ng asawa mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng kaibigan mo, mas nagiging mabigat ang timbang nun. Words can hurt because of their delivery, the way they are said.
Words can hurt because of their tone. Ano ba yung tono ng pagsasabi? Mataas o mababa? Disrespectful ba? Rude? Rough? Doon pa lang, nakakasakit na yan. Wala bang galang, magaspang ang pagbibitaw ng salita? Words can hurt because of their texture. Hindi lang tone yan, may texture. Magaspang ba? Pino ba ang pagkakasabi, ang piniling mga salita? Words can also hurt because of their temperature. Mainit ba o malamig? Kung minsan may mahal na mahal ka sa buhay, nag-text ka, sumagot lang, K. Parang nasasaktan ka na nun dahil ang lamig. Gusto mo, K, mwa, may ganon. Pag wala, nagtatampo ka na dahil malamig. Pwede naman na meron pang drawing na galit, masyadong mainit, napasok ka naman. Kahit na drawing lang yon, ang kahulugan na pinararating sa ating puso, isang buong daigdig ng mga salita. Words can hurt because of their taste. Matamis ba o mapait? Mapakla ba? Maasim ang salita o masarap? No? Words can also hurt because of their color. Bright ba o pale? Kaya mga Pilipino, hindi sapat na nagtitext, kailangan may mga icon, may mga drawing ng mga umiiyak, may mga drawing ng tumatawa, humahalakhak. Kasi kailangang iparamdam yung nandoon sa puso. At pagka yun ay kulang, dinaramdam noong nakakatanggap. Pagka naman tamang-tama, siya ay nag-enjoy. So delivery is very important. Sa Acts 23:3-4, nung si Paul ay nakipag-away sa high priest, then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Those who were standing near Paul said, you dare to insult God's high priest? You know, Paul got into a lot of trouble because of his very sharp tongue. At dito sa incident na ito, hindi niya ginalang yung high priest ng Israel. Nakasakit siya, hindi lang noong pinagsasabihan, kundi pati ng mga nakikinig. Delivery can cause pain in the hearers. Words can hurt because of their spirit. May espiritu ang bawat salita. Ano yung espiritu niya? Espiritu ba ng pag-ibig? Espiritu ng panggugulo? Espiritu ng pang-iintriga? Espiritu ba ng pananakit? You know, the spirit of lack of concern and consideration, lack of goodwill, lack of love and tenderness, all of that can hurt. You know why? Because everybody just want a little bit more love. Kaya maliit o malaki kang tao, babae ka o lalaki, matanda ka o bata, mayaman ka o mahirap, lahat ng tao ay naghahanap lang ng dagdag pang pag-ibig, dagdag pang tenderness, kindness, affection. And the spirit of words can actually frustrate people because they don't hear what they expect to hear or they hear what hurts them to hear. And so words are very powerful. Galatians 2:11, another incident of Paul, demonstrating the spirit of language. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. Paul thought that Peter was wrong, but the way he handled it, he opposed Peter to Peter's face. Sa harap ng iba, dere-derechahan niyang talagang sinopla at ipinahiya si Peter. What would be caused by that? Embarrassment, pain. Kaya marami mga conflict, yung mga Bible characters na yan, dahil nung paman, tulad ngayon, may mga interpersonal relations that were being strained because of the way people used words. Nagkakagakagalit sila doon. Naghihiwa-hiwalay, nagkakanya-kanyang lakad dahil sa mga binibitiwan at nadidinig ng mga pananalita. Tayo ngayon, ganun man. Marami mga mag-asawa nagkakalayo ang loob dahil sa masasakit na salitang nadinig. At matagal nang nalimot ang ibang bagay, matagal nang nabura ang black eye, matagal nang nabura ang peklat, nandun pa rin sa loob ng puso yung mga sugat na iniukit doon ng masasakit na salita. Pinakamahirap at pinakamatagal burahin. Now, how do we ease pain inflicted by words? Siguro naman kung ikay 3, 4, 5 years old na, nagkaroon ka na ng share ng painful words. Nakarinig ka na ng mga salita na ba't ang pangit mo, bakit ang taba mo, bakit ang itim mo, bakit ang liit-liit mo, bakit mukha kang ita, bakit ang baba ng grade mo, bakit ganito ka, bakit ka ganyan, sinungaling ka, wala kang kwenta, all of these words, unkind words. Yung mga dating mahal na mahal ka, hindi na kita mahal, ayoko na sa'yo, all of this.
Pag ang tao ay more than 5 years old na, eh siguradong nakatanggap na nito. Anong gagawin natin dyan? Ipagmumukmuk ba natin yan buong buhay? Hahayaan ba natin na lagi na lang tayo nasasaktan tuwing naaalala natin ang nadinig na natin noon at masasaktan tayo tuwing may maririnig pa tayo? How do we live in this real world? How do we ease pain inflicted by words? First of all, consider the content. Bago tayo masaktan, mag-isip-isip muna tayo, ano ba ang kahulugan ng sinasabi niya? Consider the variance in meaning assigned by the speaker from the meaning that you attach to the word. Magkakaiba ang pakahulugan ng tao sa salita. At yun mismong the same word, pwedeng iba ang meaning kay person A at iba kay person B. So pag sinabi ni person A na ganito, ang paakala ni person B, ganun ang pakahulugan, magkaiba pala. Consider that. Because of cultural differences, because of differences in intellect, in education, in background, people assign different meanings to the same word, to the same gesture, to the same act. Kaya hindi tayo dapat agad magdamdam, isipin mo, gusto ba niya talaga akong saktan o kulang lang siya ng bokabularyo? O kulang lang siya ng galing magsalita? O nagmamadali lang siya kaya hindi na siya nakapili ng magandang salita? O masakit pala ang ulo niya noon, nanganganib pala siya, nagseselos pala siya doon sa asawa niya, kaya wala siya sa mood, kaya nakapagbitaw ng ganong salita sa akin. Consider the content. Consider the merit of the words. Okay, sinabi niya, wala akong kwentang tao, pero reliable ba yun? Yung bang tao na yun na nagsabi, eh, pwedeng pagkatiwalaan, meritorious ba ang kanyang mga pronouncement? You have to look at the character of the speaker. Pag may hindi ka namang kakilala, bigla kanyang minura, ba't ka magdaramdam? Hindi kanya kilala. Hindi niya alam ang halaga mo. Nasasabi niya yon because he or she is ignorant. You look at the personal traits and qualifications. Pag may nagsabi sa iyong bobo ka, saan mo, matalino ba siya? Marunong ba siyang sumukat ng karunungan? Alam ba niya ang pinagsasabi niya? Huwag tayo agad nasasaktan. We consider the content, the meaning assigned by the speaker, and the merit. Ang Panginoon lang, maraming beses hindi naiintindihan ng mga tao eh. Halimbawa, sa John 11:11-14. After he had said this, he went up to tell them, "Our friend Lazarus had fallen asleep, but I am going to wake him up." His disciples replied, "O Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So he told them plainly, "Lazarus is dead." Ilang beses ginamit ng Panginoon yung salitang sleep for death. Kasi siguro sa kanyang tingin, sleep lang yan kasi gigising din uli yan sa eternity. May pagpapatuloy ang buhay na yan. Death seemed and sounded to be very final and seldom did the Lord use the word. Sasabihin niya, sleep. Sabi niya, eh, natutulog si Lazarus. Ang sabi ng disciples, eh, natutulog po pala, di hayaan. Bubuti ang pakiramdam dahil tulog. Sabi ni Jesus, patay, patay na. Yun ang ibig kong tukuyin. Hindi niyo ako naintindihan. At maraming ganyan kahit sa mag-asawa. Mga maraming mga salita na iba pala ang tinutukoy. Halimbawa, anong date ba ngayon? Sabi naman, eh, August 17. Tapos nagdamdam na, birthday pala niya yung naibig niya sabihin. Di ba? O kaya anniversary nyo pala, o ipinangako mo pala na mamamasyal kayo, magsa-shopping, ikaw naman, binigay mo lang yung date ng kalendaryo. Tapos nagtataka ka, ba't nagdadabog to? Kasi iba yung sinasabi, iba yung tinutukoy. At lalong-lalo kung mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, dapat marunong tayong magbasa ng tunay na ibig sabihin. They encode, you decode. It is important that you really get to the bottom of what the other person is trying to say, because it will cause a lot of pain and sorrow for people who are sensitive. Pag kami nagsasabi sa iyo sa text na, "Musta?" Sa mo naman, "Okay, tapos na." Kadalasan yung nangungumusta, yun na may problema. Nagbubukas lang siya ng pinto para makumusta mo rin, para maibunto na siya sa iyo yung pagkahabang text niya tungkol sa kanyang problema. Eh, dinismiss mo lang, "Musta?" Ikaw, "Okay, thank you, period." Because you're not reading. Kailangan tinitingnan natin yun. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng nagsasalita? There is a syndrome in communication that says, "It's not what I said, it's what you thought I said." At lalong-lalo kung nagtatalo kayo, mataas ang inyong boses, nagpapaligsahan kayo ng pagtatalumpati,
hindi mo na madidinig yung sinasabi niya, lalong hindi mo maiintindihan yung tunay na tinutukoy niya dahil busy-busy ka trying to say what you want to say, that you are not able to hear what the other person is trying to say. Kaya napakahalaga yung nagbibigayan, lalo sa nagtatalo. Meron po mga tribo ng Native Americans, meron silang tinatawag na talking stick. Yung chief, may hawak siyang patpat, isang magandang ceremonial patpat. Na paghawak niya yun, siya lang nagsasalita. At kung kanina niya yun iabot, yung may hawak lang noon ang pwede magsalita. Therefore, when there is a meeting, walang magkasabay na nagsasalita dahil may talking stick. Dapat siguro ang mag-asawa may ganyan din. Ha? Talking stick. O, ikaw naman. Okay na, ako naman. Ganyan. Para hindi nakakagulo. At kadalasan, hindi naman talaga yun ang ibig mong sabihin. Meron kang ibang ibig sabihin, pero mali ang pagkakabasa, at dahil sa pride mo, hindi mo na i-correct yun. Ah, bahala ka kaya ng reading mo. Pero alam na, alam mo, hindi yun ang ibig mong sabihin, pero ayaw mo lang ipaliwanag. Lalo tuloy, gumugulo. Napakadali na mo sabihin, teka, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin ay, I love you. Hindi biglang humupa. Kasi maraming kahulugan na pwedeng basahin ang tao, lalo siya ay sensitive. So consider the content. Then consider the intent, the intention, the spirit of the word. Sinasala mo rin, ano ba ang gusto niyang mangyari? Bakit niya to sinasabi? Nakikipaghiwalay ba siya o gusto niyang makipagkasundo? Mayroong mga magnobyo, sasabihin mo, makipagkita tayo, sabi ni A. Sabi naman ni B, busy ako. Sabi tuloy ni A, o sige, buong buhay, hindi na kita aabalahin. No? Ganun ba talaga ibig sabihin nun? No? Nanghihingi lang yun ng panunuyo. Ikaw naman, o di sige. Nagalit na talaga siya ng lubos. Pero ang gusto pala niya sabihin, sige, abalahin mo ko, okay lang. Pero dahil hindi mo binasa yung gusto niyang kahulugan. Meron naman talaga gusto magpasubo. Alam niyo, mangyayang sinasabi niya na, o sige, huwag na tayo magkita kahit kailan. Sige, huwag mo na ako bigyan kahit kailan. Ano yan eh? Pangnunukat. Sinasabi lang yan yung mga taong alam nila, panalo sila. Sige, huwag na tayo magkita kasi alam mo hindi makakatiis, mamimiss ka. You know, it's unkind. Pag alam mo na hindi makakatiis, tapos hahamunin mo na ganun, so pinipilit mo siyang sumuko. That is unkind. Do not be unkind to people who love you. And most of the time, this is what we notice. That we abuse those who love us, we take for granted those who give us attention. Baligtad, sila ang dapat pahalagahan. Pag alam mong panalo ka sa discussion, talagang ilalabas mo yung mga armas mo, it is very unloving. We should love back those that love us. We should be tender and kind to those who are tender to us. Kaya yung mga ganyang nananakot, eh gusto mo, wala na lang tayo, wala tayong magkita. Kung alam mong mahal ka niya at mahal mo siya, it is not the kind thing to do. It is not the kind word to say. So consider the intent. Now, if you know that the speaker is malicious, if it is maliciously meant to hurt, to harm, and to destroy, do not let it succeed. Halimbawa, alam mo, bakit ako sinasabihan itong kaibigan A ko against kaibigan B? Gusto niya ako magalit kay B? I will not let A succeed. May mga kamag-anak ka, iniintriga sa'yo yung sarili mong asawa. Anong gusto nila? Magkahiwalay kami. Para yung sweldo ko sa pagiging OFW sa kanila ko ipadala imbes sa asawa ko, I will not let them succeed. Merong mga maninira ng politiko, eh kasi politiko din siya eh. Ba't ka naman maniniwala? Meron siyang mapapala sa paninira. Tatandaan ninyo, kung may mapapala yung nagsasalita sa paninira, huwag kayong maniwala agad kasi malicious ang intention. Meron siyang gustong ibisto na kasalanan itong taong ito, at tagal-tagal na niyang alam, ngayon lang niya sinasabi. Bakit hindi niya sinabi noon? Kasi kasama pa niya siya noon. Ngayon, nagkahiwalay na sila, gusto niyang sirain, kaya niya ibibisto. Ba't ngayon pa lang? Kaya kaduda-duda din yung intention nun. Meron halimbawa na isang accountant, nalaman niya na may nandadaya, nangungupit sa company, pero 3 years na yon, ano? Ngayon lang niya sinabi, siguro magkaibigan sila nun, ngayon magkagalit na sila. So, totoo man yun at hindi, anong intention mo? Bakit mo yan sinasabi? I will not let you succeed. Because you're going to manipulate even the truth for a very evil purpose. Dapat natin sinusuri ano ang intensyon ng nagsasalita. Gusto ba niyang sumira o gusto ba niyang bumuo? Gusto ba niya na gumante? Gusto niyang manakit? Eh bakit yung giyera nilang dalawa, sasali ka? Bakit ka makikinig doon sa nagsasalita ng negative? Eh giyera nila yun, ba't ka ngayon makikilahok?
Kahit pa nga, totoo yung sinasabi niya. Itatanong mo muna sa sarili mo, ano ang intention niya? Bakit niya ito sinasabi? So, object, kung ikaw yung pinag-uusapan. Hearer, kung ikaw yung nakikinig. Frustrate the agenda of evil and malicious people, even though they are talking of the truth. Because they're only exploiting the truth for an evil agenda. Kailangan mapanuri tayo, hindi tayo agad sumasali, at hindi tayo agad nagpapa-apekto. Si Lord na nga, lagi siyang target ng ganyang mga intriga. Matthew 12, verses 15 and 18. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. Alam niyo, itatrap yung isang tao sa isang salita lang na binitiwan niya, unkind yun. Kasi kung minsan, nabibitiwan natin ang salita, di natin sinasadya. Kung minsan, just for the lack of a better word, kung minsan, limited ang iyong vocabulary. Kung minsan, napasubo ka lang nasabihin yun dahil gipit na gipit ka. Kung minsan naman, hindi mo napansin na nasabi mo pala, pero para ipako mo ang isang tao sa isang salitang nabitiwan, dapat mo rin isipin, policy ba yun? Nadulas lang ba ang dila? Kung minsan, people are unkind even to preachers. You know, preachers have to say thousands upon thousands upon thousands of words. Tapos kung minsan may isa kang word na nasabi na na-offend yung isang nakikinig, kasi siguro sa kanya, ayaw niya ng salita na yun. Nagaspangan siya o hindi siya natuwa sa salita. Kung ano-ano na sasabihin niya, susulatan ka, tetekstan ka, that you are evil, why are you saying this? You are a public servant, etc., etc. Pagka lang nadinig yung paulit-ulit na sinabi at policy talaga yon, tsaka nila kayo mag-react. Because sometimes, people are not always aware of the kind of words that they have to say. Especially in public, there are people who are very nervous. They say many things they don't mean to say. Or just because they have to keep on talking because there will be dead air and nothing will happen if they didn't talk. Sometimes, it's not the best words that come out. So even public speakers, even preachers, have to be measured according to their batting average. Yung average niya, hindi lang yung one isolated incident, i-judge mo ang tao sa isang salita. Kundi ilang beses niyang sinabi ito, out of a 10,000 words, ilan dun yung ganitong salita? One lang. Ay, baka naman hindi niya talaga policy na sabihin. Hindi naman talaga yun ang gustong sabihin. We should be kinder, especially to people who have to speak a lot. Hindi naman laging available yung best words because the memory is not always working the way it should. And sometimes you hear this, very unkind, very unkind. Titingnan natin yon. Verse 18 ng Matthew 22, but Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" You know what the hypocrisy was? They were not really looking for the truth. They just wanted to corner Jesus, to nail him with his every word. Naghahanap lang sila ng butas para nila maipahamak si Jesus. The words may not be malicious, but the intention was. And so the Lord said, "You hypocrites, you are not really after the truth. You simply want to destroy me." At hindi siya nagpa-apekto sa ganong mga bagay. We should be kinder to people who are always exposed to public attention and public scrutiny. Because they cannot always have a 100% performance in public. Human frailty, human weaknesses, and human imperfections will always show. And the longer a person stays in the public eye, there's more opportunity for all of these imperfections to reveal themselves. So be kind. Treat people the way you yourself would like to be treated. Hindi katulad nung, di ba, nagkaroon na isang beauty contest at nagkalito-lito yung nagsasalita, pinagtawanan pa nung mga audience. Ikaw nga ang nakabikini dyan at naka-high heels ka at sa katerbang ilaw at camera at kung ano-anong mga stupid questions ang ipagtatanong sa'yo. Bakit kung anong maitasabi mo talaga doon sa nervyos mo? Tapos ibubu pa siya ng mga tao. This is so cruel. Yung lang nagkalakas loob kang tumayo sa harap ng maraming tao, dapat ka nang bigyan ng medalya doon, no? Pero yung you're in great stages of undress and being asked all kinds of unexpected questions, are you always expected to be witty, to be mentally present? Things happen, and we should be kind to people. How else do we treat these words? Reconsider the source. Nasaktan ka sa sinabi. Eh, sino ba naman yung may sabi? Isang di mo namang kilalang kutsero o barbero na wala namang pakialam sa buhay mo, bakit mo naman dadamdamin masyado yung sinabi niya? No?
Value the criticism and the correction of the wise. Pag ang nagsabi sa inyo, alam nyo, matalino, marunong, nag-iisip, at kadalasan, hindi naman pabigla-bigla, pwede mong pagtiwalaan na ang sinasabi niya ay hindi emotional, kundi isang wise na bagay, pahalagahan mo kahit masakit. Kasi pag galing sa marunong, kayamanan yun. Yung i-criticize ka ng marunong, pasalamat ka. Sumusulat ka ng tula, kin-criticize ng profesor na magaling sa tula, tapos dinurug-durug niya ang puso mo, pasalamat ka. Dahil itinuro niya sa'yo ang napakatagal niyang natutunan sa hindi mo dapat paggagawin tungkol sa isang tula. Meron kang biyanan, talaga ang galing-galing maglaba. Hinahawakan pa lang niya, parang planchado na agad, no? Tapos yung nilabhan mo, parang nanggaling sa balon, tinapakan, dinurog, tinukatukan ng manok. Tapos pinintasan ka, huwag kang magtampo. Dahil pakikinabangan mo yung napakaraming natutunan tungkol sa dakilang gawaing paglalaba. So pasalamat ka. Titingnan mo kung sinong nagsasalita. Kung marunong, masarap man o hindi masarap ang sinasabi, pag nilulun mo yun at dinigest, at the end of the day, you benefit. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. So pag wise yung nagsasalita, may age, merong edge, merong experience, value it. Disregard words of fools. Naglalakad ka, may mga lasing, sabi siya, hoy, pangit, pangit. Saan sa mga loob mo, mga lasing nga yan? Diba? Pahalagahan mo pa ba yung sinasabi ng mga taong tinatapon yung buhay nila, nakahambalang sila dyan sa imbornal araw-araw? Proverbs 15 verse 2, the tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of a fool gushes folly. And foolishness here doesn't only mean lack of intellectual awareness, it can only mean, also mean evil, an evil agenda. Yung ginagalit ka, talaga yung ginagalit ka para makipagsuntukan ka, bakit ka naman papagalit? E di nagtagumpay siya. Kailangan alam mo ano yung intention niya. At sa lagay, kakagating ko yung pain niya, susunod ako sa kanyang direction na gustong puntahan. No way. We have to consider the importance of the speaker to you. Kung mahalaga siya sa'yo, ganun mo kalaki pahalagahan ang sinabi. Kung hindi naman mahalaga yung tao sa'yo, tapos masakit yung sinasabi niya, huwag mo bigyan na masyadong halaga. Huwag mong asahan na mahalin ka ng buong daigdig. Yung mahal ka ng 5, 10 tao, okay na yun. Pero yung mahalin ka ng publiko, that's too much to ask. Ang Panginoong Jesus, lagi na lang siyang pinagwiwikaan, nilelabel, binabansagan ng kung ano-ano mga bansag. Anak daw siya ng demonyo, prinsipe ng mga masasamang espiritu, etc., etc. Matthew 12:23-24. All the people were astonished and said, could this be the son of David? But when the Pharisees heard this, they said, it is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons. Isipin ninyo ang Panginoon nagpapalayas sa masasamang espiritu at sabi ng mga pare na hindi makapagpalayas, eh kaya naman niya nagagawa, yan ang prinsipe ng mga demonyo, kaya nakikinig ang mga demonyo. Yun ang tawag sa kanya. Did the Lord allow this to affect him? Nagtampo ba siya? Nagmukmuk? Bakit mo papahalagahan ang sinasabi ng mga naiinggit sa'yo? Bakit mo papahalagahan ang sinasabi ng mga ayaw sa'yo o galit? Siyempre, walang mabuting sasabihin yan tungkol sa'yo. Benefit from the words. That's the other thing you do. Kahit pakalaban mo yan, masakit ang sinabi, suriin mo, may mapapala ka ba doon? Totoo ba yung sinasabi? So pwede ka mag-improve, eh di, pasalamat ka. Nagising ka sa katotohanan na meron kang dapat improvein sa buhay. So benefit from the words. Learn the lessons. Proverbs 9:9, instruct a wise man and he will be wiser still. Teach a righteous man and he will add to his learning. Anong gagawin mo? Binabato ka ng mga tao. Pwede kang patama ng patama. Bukol-bukol ka, sakit-sakit, luha-luha. Pwede kang matabunan ng mga batong ito at ikaw ay malibing sa ilalim ng mga bato. O pwede mong ipunin ang mga batong ito at gumawa ka ng bahay. Pwede kang gumawa ng bakod, pwede kang gumawa ng monumento. What you do with these words being thrown at you is up to you. You have the power to use it the way you want. So don't let them just affect you negatively. The one who hears words, if he's going to filter those words and learn from them, will definitely benefit. And benefit should ease pain.
benefit should bring relief and even pleasure to you. Proverbs 25:12, like an earring of gold or an ornament of fine gold is a wise man's rebuke to a listening ear. Daig pa daw ng pagtutuwid ng isang marunong na tao ang alahas, ang gintong hikaw. Pag marunong ang nagtutuwid sa iyo, pahalagahan mo yon. Pasalamatan mo yon. Kahit sa biglang dinig ay masakit. Sapagkat sa kaduluduluhan nun, ikaw ang siyang makikinabang. What else do you do with unkind words? Desensitize yourself. Alam niyo kung bakit may kalyo ang paa? Para huwag masaktan. Kung may masikip kayong sapatos, kaskas ng kaskas yung sapatos doon sa balat nyo, after 1 week, may kalyo na kayo. Para patuloy ang kaskasan, hindi mo na nararamdaman. Yung mga magbubukid na lagi naglalakad ng nakayapak, ang kakapal ng paa, daig, ang rubber. Matinik man yan, matibo, mabote, hindi niya nararamdaman. Kasi ang kapal ng talampakan. Tapos, pa-footspa ka ng pa-footspa, lumabas na yung ugat ng paa mo, kaya kahit isang buti lang ng alikabok, masakit na. Diba? Yung mga paang makakapal, ready for action. Kaya kung minsan iniisip mo, ba't ko nga ba ito tatanggalin? Bakit ko tinatanggal yung cuticle eh? Nilagay yun ng juice doon para pagka lumubog ang kamay ko sa tubig, lalo't marumi, huwag pumasok yung maruming tubig sa loob ng daliri ko. Tapos ngayon, tatanggalin ko. Diba? After 2 or 3 days, kadudukot ko sa bulsa, busang-sang na yung daliri ko. Ba't ko ginagawa ang mga bagay na yan? Diba? Hindi mo malaman yung kamay mo kung sepilyo o brocha. So, pamanicure ka na naman. Sa bagay, kumikita ang mga manicurista. Pero iniisip natin dapat yung mga ginagawa natin. Because we're all making ourselves too sensitive. No? Kung ano-ano yung paglalagay mo sa mukha para pumuti, hindi ka ngayon patama sa araw. Maglalagay ka ng mga aspa-aspalto sa mukha mo para sunblock. Hindi ka na makapagbilad, hindi ka na makapagkula kasi hindi ka pwede maarawan. Ba't mo ginagawa sa sarili mo yan? Diba? Dapat din natin iniisip, we are making ourselves too sensitive. Yung mga bata na sobrang laki, lumaki sa linis, konti lang alikabok tuloy, nagkaka-allergy, daig na daig ng mga dukha na lumaking gumagapang sa lusak, ay hindi tinatablan ng mikrobyo. So, why do we make ourselves too sensitive? And apply that to words. Ba't mo naman iindahin lahat na naridinig mo? Bakit mo nahahayaan na lahat ng tinik, masaktan ka? Lahat ng alikabok, ma-allergic ka? Lahat na lang ng araw, basunog ka? You learn from every lonely day. Gagawa ka ng paraan para maka-adjust dyan. Kung nasaktan ka na nun, nasaktan ka kahapon, pag nasaktan ka pa rin bukas, may problema ka na nun. Hindi mo pinag-aaralang i-protect ang sarili mo. So you say, eh, hindi naman marunong yung nagsalita, bahala siya. Hindi naman totoo yung sinabi niya, bahala siya. May masama naman siyang intention, bahala siya. Hindi naman niya kasi ako mahal, ba't ko naman aasahan na magsasalita siya ng maganda? And because of that, you'll be protected. Do not be easily affected. Do not be easily within reach of malice. There's a children's rhyme that says, "Stick and stones can break my bones, but words can never hurt me." Pag sobra kayong laging pinupukol ng mga masasakit na salita, pwede kayong magtago dito sa comfort nitong rhyme na to. Eh, hindi naman totoong bato, hindi naman totoong patpatang hinahampas sa akin, salita lang, hindi ako masasaktan dyan. You have to learn to desensitize yourself. You have to learn to protect yourself. Kaya mga tao na nasa public eye, somehow they learn, they cope. Nasasaktan pa rin paminsan-minsan, pero hindi na tulad ng dati. Isaiah 51:7, "Hear me, you who know what is right, you people who have my law in your hearts, do not fear the reproach of men." Up to a point, mahalaga ang sinasabi ng tao tungkol sa atin, pero hindi ganun kahalaga. At definitely hindi kasing halaga ng sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Kung meron tayong dapat na unahin, pansinin, pahalagahan, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Yun ang talagang mahalaga. Ano ang sinasabi ng langit tungkol sa iyo? Huwag mong laging ikabit yung kaligayahan mo, isabay doon sa sasabihin ng kapwa. Chances are, you will be sad. Because people have a very, very evil inclination, especially with the misuse of words.
huwag mo laging iasa, ipatong, isalalay ang ikaliligaya mo sa bibig ng kapwa. What else do we do? Strengthen and improve your self-image. Kailangan alam mo kung sino ka, ano ang iyong halaga para hindi ka lagi na lamang na naitutumba ng hindi pagpapahalaga sa iyo ng kapwa. Hindi ka lagi na lang na nasasaktan ng mga maling akala nila tungkol sa iyo. Natural, magkakamali sila ng akala kasi hindi sila Diyos, hindi sila propeta, hindi sila malapit sa iyo, hindi naman sila ikaw. So alam nga namang kilalang kilala ka nila. So huwag ka magtaka kung hindi ka naintindihan. Yun ang mas natural na asahan mo na hindi ka naintindihan. Lalo't hindi mo naman talaga ipinaliwanag o hindi mo ipinaliwanag ng mabuti. Dapat ang tao may malino na pagkakilala sa sarili. Pag sinabi ng mga taong wala kang kwenta, mo, yun akala mo, ang kwenta-kwenta ko according to myself. Dapat meron kang ganun pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-ibig sa sarili hindi masama. Anong sabi ni Jesus? Love your neighbor as you love yourself. Hindi naman sinabing love your neighbor more than you love yourself. Love your neighbor in the same way that you love yourself. So what is the presumption? That you begin by loving yourself first. And when you love yourself, you will be able to have a good measure of how you might love others. That you love them as you love yourself. Akala ng mga Kristiyano, masamang mahalin yung sarili. No? Masama na unahing mahalin ang sarili. Yung mga sobrang humble, hindi natin pinapahalaga ng sarili natin kahit ano, hindi nyo rin kayang pahalagahan ng kapwa. You've got to have a very strong and a very clear self-image. At ikaw'y mahalaga. Kung sabi man ng iba, huwag ka sa kanila makinig. Sabi ni Jesus, mahalaga ang bawat tao. Matthew 6:30, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you little faith? And 10:31, you are worth more than many sparrows. Sabi, kung yung mga ibon, mga maya, mga pipit, binabato-bato lang ng mga tao, binibenta lang ng mura sa mga palengke, kinukulay pang pink, blue, kung ano-ano pinagagagawa sa ibon, no? Sabi, kahit ginaganyan-ganyan lang ng tao, mahalaga yan sa Diyos. Walang lumilipad dyan na biglang bumabagsak sa lupa o namamatay na hindi bilang ng Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos yan. At sabi, higit kang pinapahalagahan kaysa mga sparrows lang. Higit kang pinapahalagahan kaysa damo. Yung ang damo, damo lang eh, pero ang ganda-ganda ng kulay ng kanyang bulaklak. Kahit yung bulaklak niya, isang araw lang na nandyan, sa makalaway, luoy na siya, pinapaganda pa rin ng Diyos kahit isang araw lang na nandyan yung bulaklak. Ikaw pa, hindi ka naman damo, tao ka. Hindi ka naman ibon, tao ka. So dapat, pinahalagahan mo ang sarili mo. Iginagalang mo ang sarili mo. At hindi mo pinapayagan na lait-laitin ka, at kung hindi mo man mapigil ang sasabihin ng iyong kapwa, pwede mo naman pigilin ang sarili mo na maniwala at paapekto sa sinasabi ng iyong kapwa. A very strong and clear self-image will insulate you from a lot of unkind words being said by people about you. So measure yourself with your standards. Measure yourself with your own self-image. Romans 12:3, think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. So sa mga lumalabis, sabi, huwag kayong sumobra. Think of yourself with sober judgment. Hindi kayo dapat parang lasing o lango o hangal sa pagsukat sa inyong sarili. Huwag niyong pasobrahan. Pero huwag niyo rin pakulangan. Yung tama lang. Huwag mong itaas ng higit sa tama, huwag mo rin ibaba ng higit sa tama. Meron kang dapat kalagyan at dapat malinaw sa atin kung sino tayo. And when words are unkind, find comfort in friendly people. Find comfort in supportive and loving people. Siyempre, may mga taong gustong manakit sa'yo. Minsan, hindi naman sinasadya. Natapakan ka lang, hindi ka naman tinapakan. Pero nasaktan ka pa rin. So, saan ka hahanap ng ginhawa, ng pagpapalubag loob? Sa mga taong mabait sa'yo. Sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sa mga taong nakakaunawa sa'yo. Kung meron tayong tunay na kayamanan, mga kapatid, yan ay mga taong mabait sa atin. People who are kind and tender and loving, yan ang tunay nating treasure.
Kahit anong sama ng loob mo, hindi ka kayang mapasaya ng kwintas o hikaw o corona o pulseras. Tao ang magpapaluwag na iyon dibdib. Kaya dapat pinapahalagahan natin ating mga kaibigan. Kung wala, ay makipagkaibigan kayo. At kung meron, pahalagahan nyo. 2 Corinthians 2:6-8. Matapos na masuong na naman sa gulo si Paul sa dami ng mga dila na mga matatalim, at may naparusahan na nga, sabi, the punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now instead, you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you therefore to reaffirm your love for him. What is the spirit of the message that we like to focus on at this point? That those who suffer because of verbal abuse of others, those who suffer because of verbal attacks, must be comforted by those who are near them, by those who are close to them. Sabi, reaffirm your love. Sobra-sobra na ang natanggap niyang mga paninisi. Sobra-sobra na ang natanggap niyang masasakit na salita. Tama na yan. At bigyan niyo ng ginhawa. Mahalin ninyo. Nasaktan na. Natuto na. Tama na. Thessalonians 4:18, therefore, comfort one another with these words. Or if we might say, comfort one another with words. Malaking ginhawa ang naibibigay ng kind and uplifting words. And if you're a victim of unkind words, find comfort in God. Buti na lang meron pa tayong Supreme Court. May kataas-taasang hukuman pa where we can find justice if we are wronged, and where we can find mercy if we were the ones who did wrong. Diyos pa rin yun. Diyos ang pwede nating hingin ng katarungan kung tayo'y nagawa ng masama, at Diyos ang pwede nating hingan ng habag kung tayo'y nakagawa ng masama. Psalm 121 verses 1 to 2, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ano man ang sabihin ng mga tao laban sa inyo, makakataya kayo na ang Diyos hindi nagsasalita laban sa inyo. God even justifies. God does not condemn. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay tagapagligtas pa. Hindi siya hukom. Kung hindi man tayo naiintindihan ng mundo, siguradong naiintindihan tayo ng Diyos. Hindi man tayo mahal ng mundo, mahal tayo ng Diyos. Siyempre, gusto natin, mahal na tayo ng Diyos, mahal pa tayo ng mundo. Pero anong gagawin mo kung hindi ka mahal ng mundo? Eh di, isipin mong mahal ka ng Diyos. At habang hindi ka pa minamahal ng mundo, doon ka manghawak. Kasi, sapat naman ang Diyos. At mabuting kaibigan ng Diyos. Masarap sana kung kaibigan din natin ang sanlibutan, ang mundo, ang lahat-lahat. Pero hindi naman laging ganun na nangyayari. Bring your case to God. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. God brings comfort. Godly people must bring comfort. The people of God must be refuges. Must be refuge. You must be a refuge of people. Yung paggipit na gipit na sila, alam nilang pwede silang pumunta sa iyo, hindi mo huhusgahan, kukupkupin mo, aalagaan, pagagalingin, at kung kailangan turuan later, kung gumaling na, tsaka siya turuan. Pero mahalaga na ang mga tao, alam nila, pwede silang tumakbo sa inyo. At mahalaga rin, meron tayong natatakbuhan, na uunawaan tayo, dahil nakikipag-unawaan tayo sa kanila. Diyan dumarating yung halaga ng friendships. When all the world crumbles around you, and you have friends that pray for you, that support you, that understand you and love you, in spite of probably a very ugly truth about you, but they still love you, that is a piece of heaven. That's the most important real estate that you can have in this side of eternity. Kaya mahalaga yung tayo nakikipag-unawaan, nakikipag-kaibigan. 2 Corinthians 1:3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Ang gusto lang naman sabihin dito, kung ano yung ginhawa na natatanggap natin mula sa Diyos,
ipadama din natin sa ating kapwa kung ito ang kanilang kailangan. So tayo na binibigyan ng Panginoon ng ginhawa, dapat nakapagbibigay din ng ginhawa sa ating kapwa. We are surrounded by wounded people. Their hearts are wounded by words. What can you give? Give comfort. Love instead of preach. There's a correct time to preach. In fact, don't preach at all. Just exemplify, inspire, answer questions. But you don't have to preach. People usually don't like to be preached at. But when you are loving your action and you give good examples, that's better than preaching. At kung ikaw ay mali ang pagtrato ng mga tao sa iyo, inaapi ka, kinakawawa ka, isumbong mo sa Diyos. Salamat may Diyos na nakababatid ng totoo, nang alam niya ang lahat ng nangyayari at pwede tayong lumapit sa Kanya. Kaya yung mga tao na lagi na lang target ng mga gossip, target ng mga masasamang salita, merong psalm na yan ang tema, Psalm 5, 8-10.